Narito ang balita mula sa GMA Integrated News. Ibinasura na ng korte ang ikatlo at huling kasong may kinalaman sa droga laban kay dating Senador Laila De Lima. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Bonnie Tacardon, yan ay matapos paboran ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ngayong hapon ang petisyon ni De Lima na iabswelto na siya dahil bigo ang prosekusyon na patunayang guilty siya beyond reasonable doubt. November 2023, nang payagan siya ng korte na magpiansa sa nasabing kaso, sabi noon ng korte hindi malinaw na napatunayan sa mga salaysay ng mga testigo na sangkot si De Lima sa illegal drug trade. Ngayong araw rin, dinismiss ng Quezon City RTC Branch 76 ang dalawang kaso ni De Lima na may kinalaman naman sa disobedience to summons. Narito naman iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Ligtas ang lahat ng 27 tripulanteng Pinoy ng barkong MV Transworld Navigator na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea ayon sa Department of Migrant Workers. Gasolina, diesel at kerosene may lampas piso kada litrong taas presyo simula bukas. At sa 24 oras, Defense Secretary Gibo Teodoro tinawag na agresibo at iligal na paggamit ang puwersa ang insidente sa Ayungin Shoal noong nakaraang Lunes. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si JP Soriano ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.